Let's see to all po kapamilya, welcome na naman po sa ating daily devotion. So, before ko po makalimutan, tandaan po natin, meron pa po tayong 8 o'clock habit mamaya kasama sila Pastor Arnel at Pastora Olive. And syempre, si Pauline. So, before po tayong mag-start, alam ko pong kanina pa tayo hinihintay ni Lord, pray lang po tayo saglit. Ama naming nasa langit, good morning po. Salamat po Panginoon na nandyan po kayo parati. Salamat po Panginoon na parati nyo kami hinihintay sa araw-araw para makipag-usap sa inyo. At alam po namin Lord na inihanda nyo na po yung mensahe ngayon para sa amin as a children of God. Lord be with us. Nawa po lahat po kaming nakikinig ay mapagpala sa mensahe ninyo at maging handa kami. In Jesus mighty name we pray. Amen. So, ayan po mga kapamilya, bakit kaya yun yung sinasabi ko? Eh, alam nyo po ba na ang message natin ngayon, ang title is Contributors to the Cause. Bakit pag ginagawa mo, yun dapat yung ginagawa mo? Ano ba ang kadahilanan mo, bakit yun pa rin yung ginagawa mo? Ang verse natin is taken from 2 Timothy chapter 2 verse 3. Ito po ay instruction sa atin ni Lord. Di ba po, doon tayo nakafocus talaga sa verse of the day. At ang sabi po niya doon, sa King James Version po ito eh, sabi niya, "Thou therefore endure hardness as good soldier of Jesus Christ." Pero po, pag titingnan po natin dito sa NIV, sabi niya dito, "Endure hardship." Nako, ayan po yung instruction sa atin ngayon ng Panginoon, ay endure daw po natin ang hardship with us like a good soldier. Paano natin i-endure yung hardship? Parang isang mabuting, ano yung soldier? Basta, mabuting soldier o kawal, sabi niya. Tapos, anong klaseng kawal? Kawal nino? Of Christ Jesus. So, ang commander-in-chief po natin ay si Jesus Christ. Ang surebol po dito, meron pong hardship. Anong gagawin natin? I-endure po natin yan. Kasama po ng mga nauna pang mga disipulo ng Panginoon at mga disipulo niya ngayon na sumusunod sa Kanya. Ito po, tulad na message ni Apostle Paul kay Timothy ay talaga pong mensahe din sa atin dahil tayo po yung mga next generation of believers, di po ba? Kaya alam po ng Panginoon na may haharapin talaga tayo na hardship at dapat nating i-endure. So ang verse po na ay ang reading po natin, anong basehan nitong contributors to the cause is nasa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Yan, matuto po tayo paano tayo magiging contributors. Ano ba yung dahilan o ano ba yung cause na bakit natin ginagawa yung mga bagay-bagay? Sabi po niya dito ni Apostle Paul, "Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, run in such a way as to get the prize." Nandun na po tayo eh, soldier na po tayo ni Lord eh, diba? Kaya parang yung sinasabi niya, run in such a way you will win the prize, eh, i-endure mo. Lahat naman, pagka tumatakbo, nahihirapan. Dadating ang time niyan, pag tumatakbo ka, mami, masakit na yung paa mo. Yung iba, nagka-cramps. Yung iba, hindi na nahihirapan na lumunod, nawawala na ng laway. Pero sabi niya, bakit mo ginagawa yun? Anong cause ng ginagawa mo? Yung running our own race of life? May cause yun eh. Dahil sa Panginoong Jesus. Run in such a way that you will win the prize. Hanggang dulo yan kapamilya kasi walang nananalo na tumitigil sa gitna. Kaya sabi niya, run in such a way that you will win the prize.
Sabi niya, everyone who competes in the game goes into a strict training. Kaya po, asahan po natin na yung mga hardship na yon na haharapin natin, training po yun ng Panginoon sa atin. Para pag nakapasa na po tayo doon, wow, next level ka na naman, kapatid. Kaya, diretso lang. Yan ay mga training ni Lord sa atin. Inaalaw niya yan dahil alam niya, kaya mo. Kaya natin. Kaya ko. Yan. Tapos sabi niya pa, they do it to get the crown that will not last. O, di ba yung iba, pag sa dito sa earthly, ano, sa Olympics, ginagawa nila yon para sa crown. Minsan nga yung wreath lang yung ano, yung presyo, oh, gold medal, medal-medalan lang. Sabi niya, but sabi niya, we do it to get the crown that will last forever. Alam niyo po ba na sabi ng Panginoon, di ba, may mga crown siya na ibibigay sa atin, crown of life, yung pagka nakawin ka ng soul, may crown din yun, meron mga meron tayong awarding pagdating sa langit. At yun daw, pagka inilagay sa atin, yun yung i-offer natin kay God the Father in heaven. O diba? Parang tayo, bilang mga anak, naalala ko nun, pagalingan kami ng magkakapatid. Pagdating ng end of school year, tatawagin lahat, Riliera Mayla, Riliera Maylani, Riliera Maylafe. Pagdating sa level niya, grade 6, o may award, si daddy ko, nako, tungtuwa po yan, o si mami, sawang-sawa na sa pag-aakyat sa stage dahil sa award. Eh, di po ba ang saya-saya ng magulang natin? Lalo na po pag ang Panginoon, yung ibibigay natin, Ama, ito po yung aking alay sa'yo. Pero yun po, in-award, awardan daw po tayo pagdating natin dun sa langit. Ayan, we are doing this. Bakit tayo nag-share ng gospel? Bakit tayo nag-serve kay Lord? Bakit natin ginagawa yung ginagawa natin? Para sa iba, dahil sa cause ni Jesus Christ, dahil we are part of the Heavens League, we are part of His army, we are good soldiers of Christ, di po ba? No, nasa battle pa rin po tayo, nandun pa rin yung pinaka-core na dapat natin aralin. To sabi pa niya, therefore, sabi niya, si Apostle Paul daw, I do not run like a man running aimlessly. So, ang good runner, o ang good soldier, meron po siyang aim, meron siyang goal, meron siyang dahilan bakit niya ginagawa yung bagay na yun. Pero to, bakit araw-araw ka natunood para nasabihin na, uy, present? O ano, hindi. Bakit mo ginagawa? To grow in the knowledge of Christ, di ba? Lahat ng ginagawa natin may dahilan. At nawa, ito po ay nakasentro dahil ginagawa natin ang ginagawa natin para mag-glorify natin ang Panginoong Jesus, para kay Jesus as a good soldier of Christ. Tapos sabi niya, I do not fight like a man beating the air. Yung parabang bahala na, kahit papaano. Hindi. Pagka may gagawin siya, talagang mayroon siyang target. Bakit ko ginagawa ito? Tapos sabi niya, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, sabi niya, I myself will not be disqualified for the prize. Kasi alam po rin po ni Apostle Paul, minsan, pag ikaw, yung nandoon ka, ginagawa mo yung pinaka-best para to win souls, to serve the Lord, to serve others for the Lord, for the glory of God. Minsan yung nagsuserve, minsan yung nagpipreach, minsan yung nagtuturo, yung gumagawa mismo ng ministry na yun, nakafocus na siya doon, nakakalimutan niya na paano yung sarili niya. Kaya dapat, mga kapamilya, God first in our lives. At magfo-flow po talaga yun. Hindi pwedeng sa atin na magfo-flow si Lord, tapos wala na sa atin. Kaya dapat mag-grow tayo sabay-sabay, mga kapamilya. So, ayan po yung pinaka-reading natin na
as good soldiers, kailangan po tayo na to endure hardship, hard training po sa atin na ng Panginoon. Sabi nga po dito ni Sir David Kenny, sabi niya, "We have enlisted as soldiers of the army of God and have a common cause." Ano ba 'yun? Bakit tayo nag-sign up? Bakit tayo nasa family ni Lord? Dahil kay Kristo. Ours is the heavenly general who has commissioned us to carry out his work. So 'yun yung pinaka dapat nating gagawin, to carry out his work. The enemy forces are closing in and time is running out. Sabi nga po ni Pastor Bobot kahapon, di ba, na pag na-preach na yun word, dadating na si God. Kaya, ayaw niyo po ba maging contributor doon? May dahilan po bakit ginagawa natin to. Malapit na pong dumating si Lord. Tapos sabi pa niya, "The word of God and every principle conveyed to our hearts, to the hearts of men, whether written, spoken, exemplified, is gospel ammunition against the forces of evil." So ano po ba yan? Yung word of God po, napaka-powerful po niyan. Lalo na po pagka talagang isinapuso natin, ginawa natin, sinulat natin, sinabi natin, in-example natin. Yan po, pati bong talagang panggranada po yan pagdating sa mga evil forces. Kaya, mga kapamilya, isinisigaw po, this is the battle cry. Sabi niya, "Rise up, O man of God." Kung isa ka pa po sa naka-enlist na soldier ni Lord, rise up, kapatid. Sabi, "Rise up and fight." Rise up and fight. Paano? Exemplify the Lord to others. Serve and be part of the ministry. Tapos, maging encourager po tayo sa mga nanghihina. Tapos, sabi ba, "Are you a contributor to the cause?" Isipin nyo nga po, ano pong kakinontribute ko para maipahayag ang salita ng Panginoon. Aba, pindutin nyo lang po yung share, like, button natin. Alam ko po na hindi naman kami kagalingan, ano. Pero, alam nyo po yun, yung iba pong klase ang salita ni Lord kapag narinig ng iba. Importante, ginawa nyo po yung dapat nyong gawin. It's to share, to like, or di kaya kung ano yung natutunan nyo, kahit hindi nyo na i-share sa iba, eh pagka binigay ni Lord yung tao sa buhay ninyo, sabihan nyo. Sabihin nyo yung katotohanan, yung truth. Ask the Holy Spirit and always pray, mga pamilya. Sa dami na po ng word of the Lord na natutunan natin, imposibleng wala pong tumatak dito, imposible rin walang tumatak dito, at imposible na hindi gagalaw ito. Kaya po, mga pamilya, tandaan po natin, be a contributor to the cause. Christ is our only salvation. Kaya, do your part. Be a good soldier. Have a goal and an aim. And syempre, pray always, mga kapamilya. So, ayan po ang ating message for today. Sana po yung instruction ni Lord sundin natin. Pray na po tayo. Lord, maraming salamat po. Hindi naman po kami mai-enlist na soldier ninyo kung hindi nyo kami tinawag, kung hindi nyo po kami in-appoint, kung hindi nyo po kami pinili. Dahil kayo pa rin po yung tawag sa amin. Alam ko po that you are a faithful God, Lord, at tinawag nyo po kami. But thank you, Lord, na binigyan nyo po kami ng heart to obey, to choose you, Lord God, to be part of your family. Father God, help us to be a contributor. At Lord, to remember, Lord, na sa bawat gagawin namin, ialay namin sa inyo. And Lord, na itaas po namin yung mga buhay na yun. At nawa po, Panginoon, kayo na po mag-cause ng growth sa kanila. And Lord, tulungan nyo rin po kami
na huwag po maging stumbling block sa iba. Patawarin niyo po kami kung meron man po kaming hindi tamang nagawa o pagkakamali sa pagsalita namin. Tame our tongue, Lord God, and help us to speak with your truth and love. Tulungan niyo po kami, Lord. Huwag lang truth ng truth. Huwag po namin makalimutan yung pagmamahal. Yun po yung pinakatatak niyo, Panginoon. Lord, peace be with us and help us to endure everything, to accept all the trainings that we have to face. And with you, Lord God, we will be victorious. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. In Jesus' name, God bless!